mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pong muli ang lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya. Wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, weekend po at ikalawa. Sa buwang ito ng Agosto taong 2024, tayo po ay live na nagsubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo, Facebook page and YouTube channel ng DWIZ, at tayo po ay napapanood din simulcast sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan ngayong umagang ito. Ipadala lamang po inyong mensahe o komento sa amin pong Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Kahapon po, nabanggit natin yung tungkol sa murang bigas. Yan, na pinasimula na kahapon ng Department of Agriculture, yung Rice for All program. Yung 45 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas. But the good news is, yun pong bigas na galing sa ibang bansa na pinatawa na ng mas mababang taripa, nakapasok na po sa Pilipinas. At ayon po sa report ng DA, higit 101,000 na metriko tonelada ng imported na bigas na mas mababa na po yung taripa na ipinataw ang dumating na sa bansa. At dahil mas mababa nga po ang taripa, inaasahan din na yung presyo sa merkado ng bigas bababa ng 6 hanggang 7 piso kada kilo. Iniulat din po ng DA yung pagkakaroon ng Pilipinas ng matatag na rice buffer stock na National Food Authority na nakapag-secure ng 3.5 milyon na sako ng palay sa panahon po ng dry harvest season. Magkano po ba ang presyo ngayon ng bigas? Actually, nag-iikot naman tayo araw-araw sa iba't ibang mga pamilihan at batay dun sa mga naririnig nating report. At batay din po doon sa ginawang pagbabantay ng DA, yung kanilang price monitoring, bantay presyo. Ang presyo po ng local regular milled rice sa Metro Manila ay naglalaro po between 45 to 50 pesos ang kada kilo. Yung local well-milled rice ay 48 to 55 pesos. Yun namang imported na regular milled rice ay between 47 to 48 pesos, habang yung imported well-milled rice naman ay 51 to 53 pesos kada kilo. Actually, nagtutugma naman po itong datos ng DA batay doon sa ginagawang araw-araw na pag-iikot po ng DWIZ at ng programang Usapang Tol sa iba't ibang mga pamilyan sa bansa. At syempre, yung patuloy pa rin nating binabantayan, yung epekto ng matinding oil spill dyan sa karagatan ng Bataan na nakarating na po sa mga shorelines ng Cavite. Kaya po nagdeklara na nga po ng state of calamity yung walong bayan doon. Pero we have yet to verify yung may bago raw na reporte na bulletin na inilabas yung BFAR. Yan po ay taliwas doon sa unang nilalaman noong kanilang unang bulletin na nagsasabing safe for human consumption yung mga isda na galing doon sa karagatan ng sa mga lugar ng Calabarzon, NCR at Metro Manila. Yan po yung sakop ng ng Manila Bay . Pero we have yet to verify na naglabas na sila ng panibagong bulletin, kasi araw-araw naman po yung kanilang ginagawang fish sampling analysis, yung kanilang ginagawang sensory evaluation para matukoy kung safe na kainin ng mga tao yung isda na huli dyan sa mga lugar
na apektado ng oil spill. Anyway, marami pa po tayong tatalakayin at syempre kasama pa rin po dyan yung latest result ng inaantabayanan nating Paris Olympics at ROTC Games. Samantala, sa punto pong ito ay atin ang puntahan ang ating mga headlines. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan. Mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa uno ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Biyernes, ikadalawa sa buwang ito ng Agosto taong 2024, dalawa hanggang tatlong bagyo posibleng pumasok sa PAR ngayong buwan. DWIZ Balita. Travel budget ng Office of the President tinapyasan. Pondo ng OVP dinagdagan. DWIZ Balita. PUV Modernization Program itutuloy pa rin ng LTFRB sa kabila ng pagharang ng Senado. DWIZ Balita. At paglalabas ng Interpol ng warrant of arrest laban sa mga suspects sa war on drugs, hindi pipigilan ng DOJ. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, dalawa hanggang tatlong bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Sa average track ng cyclones ng PAGASA, maaaring mag-landfall sa Hilagang Luzon ang papasok na bagyo o kaya naman ay dumaan sa extreme northern Luzon o lumis ito sa ating bansa. Ngunit nilinaw ng PAGASA na mag-landfall man ito o hindi, posible pa rin palakasin ng bagyo ang habagat. Sa ngayon, wala namang nagbabadyang bagyo malapit po sa Philippine Area of Responsibility, pero dahil pa rin sa habagat at localized thunderstorm, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa, partikular na ang Metro Manila, Western Visayas, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone at Nimaropa. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nabawasan ng 8% ang pondo ng Office of the President para sa travel expenses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2025. Sa datos na isinumite ng Department of Budget and Management, 1.54 billion pesos ang proposed budget ng OP. Sa ilalim ng National Expenditure Program, nabawasan ng 94 million pesos kumpara sa 1.14 billion pesos na alokasyon ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, posibleng mabawasan ang mga local at foreign trip ng Pangulo sa susunod na taon dahil dito. Aabot niya sa kabuang 10.54 billion pesos ang proposed budget para sa Pangulo. Kasama na rito ang Confidential at Intelligence Fund. Samantala, tumaas naman ang budget ng Office of the Vice President para sa 2025 na nasa 2.37 billion pesos kumpara sa 2024 national budget. Nilinaw naman ng DBM na hindi humiling ang OVP para sa Confidential and Intelligence Fund. DWIZ Balita. Tanggap po tayo na report mula sa labas ng impilan. Transition period para sa implementasyon ng new government procurement law nagsimula na. Detalye ng balita, hati di Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Sinimula na ng Department of Budget and Management at Government Procurement Policy Board ang transition period para sa implementasyon ng new government procurement law. Ito'y matapos lagdaan ni PBBM ang nasabing batas noong July 20 bago ang kanyang ikatlong SONA o State of the Nation address. Layon ng National Government Procurement Act na ipromote ang transparency, competitiveness, efficiency, professionalism, accountability, at sustainability sa government procurement process. Sa pamamagitan din daw nito ay masosolusyonan ang mga loopholes sa ilalim ng kasalukuyang government procurement system gaya ng pagtatanggal sa ilang prosesong nagiging daan para magkaroon daw ng korupsyon na kasadaman sa Section 112 ng NGPA na dapat may isapinal at maaprubahan ang Implementing Rules and Regulation o IRR 180 days mula nang maisabatas ito. Patrol 13, Gilbert Perdes, para sa impilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
WIZ Balita. Kapwa naman tiniyak ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wala nang atrasan ang Public Utility Vehicle Modernization Program sa kabila ng resolusyon ng Senado na kansilahin ang nasabing programa. Sinabi ni Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega na tanging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang ang makakapigil sa PUVMP. Ayon naman kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III, walang dapat ipag-alala ang mga tsuper at operator dahil wala pa rin ibinibigay na direktiba ang Pangulo at ang DOTR. Sa kabila nito, inihayag ni Attorney Guadis na iginagalang niya ang resolusyon ng Senado na nakabatay din naman sa hiling ng ilang mga drivers at transport group. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng pilan. Ang DPWH bumabalangkas na ng panglimampung taong master plan para sa pag-asaayos ng mga drainage. Ang detalye ng balita, hati ni Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno. Babalangkas na ang gobyerno ng panglimampung taon na master plan para sa pagsasaayos ng drainage sa buong Metro Manila. Ito ay niyag ni DPWH Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works. Ayon kay Secretary Bunoan, ang naturang master plan na panglimampung taon ay pupunduhan ng World Bank. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, sinihintay na lang na mapirmahan ang kontrata para sa loan na facility mula sa World Bank para ma-procure na ang bagong master plan. Sinabi ni Artes, 1972 pa ginawa ang drainage master plan ngayon para sa Metro Manila. Panglimampung taon naman o ang plano, itinukonsidera ang climate change at gayon ay tatansya kung gaano karami o dami ng ulan ang bubuhos sa susunod na 50 taon. Sa ngayon ay nag-iimbentaryo naman ng mga drainage na pinagawa ng national at ng local government. Magkakaiba sa ngayon ang sukat, may malaki at may maliit kaya nagkakaroon daw ng imbudo. Samantala, itinanggi ni MMDA Chairman Artes sa lumabas sa social media na 787.6 billion pesos ang naging budget ng MMDA sa nakalipas na dalawang taon. Nilinaw nito na 2.7 billion ang budget nila ngayong taon, 2.2 billion noong 2023 at 1.4 billion noong 2002. Ang malaking bahagi niya ginamit sa pagmamantine ng MMDA sa 273 waterways na may 587 kilometers ang haba at sa mahigit 1,000 malalaki at maliliit na drainage. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita! Maraming salamat, Celi Ortega Bueno, sa iyong report. At good morning, Senator Tol. Good morning. Good news wala tayo sa Paris. Panalo si si Ira Villegas. Oh, wow. So, uusad siya sa susunod na round. Tinalo niya yung African champion. Kaya yung makakalaban niya ngayon, isang African champion din, semifinals na yon. Birthday, pasok na siya doon. Birthday daw sentol ni Ira Villegas. Ay, oho. Tamang-tama. Tiga-Tacloban yon. Tiga-Tacloban si Ira. Oo, tiga-Leyte. So, congratulations. So, mayroon pa tayong pag-asa sa sa boxing. Congratulations at happy birthday, Ira Villegas. Happy birthday din, oh. Pasok na pala siya sa quarterfinal sentol, si Ira Villegas. Ayun, napakagandang regalo naman yan para sa sarili niya at para sa Pilipinas. So we look forward, Sentol, sa iba pang mga update na manggagaling direkta mula kay Dick Villanueva. Kasi kahapon naging abala din yung ating mga atleta. Kahapon binanggit ni Dick na sila ay magsisimba. Ayan, alam mo naman ang mga Pinoy, Sentol. Tayo ay at saka nag-donate din yata sa atin bagaling yon yung bigas. Sentol, yon may mga may dinonate din daw yan, mamaya malaman natin yung detalye kay kay Dick Villanueva. Mukhang Pilipinas yung nag-donate ng bigas doon sa Olympics para doon sa mga Asian na atleta na naglalaro diyan sa Olympics, Sentol. Ayun, at kamusta, Sentol, ang Senado kahapon, may mga pagdinig. Okay naman. Sumali tayo ng bahagya doon sa kasi marami ring hearing doon sa
nasa news naman lahat yan. So, ganun pa rin. Mm-hmm. Sabi ko, wag silang tutukan lang yung ano, yung magtulungan lang yung MMDA at DPWH. At sabi ko, dapat kasali na rin sa usapan ang DOTR kasi nga yung 2034, 10 years from now, ito na yung gumagana na yung subway. Baka tubig naman ang pasukin noon. Ayun. So dapat mag-isip tayo 10 years. Eh, okay. Kung nasaan man tayo 10 years from now, eh, mga Pilipino pa rin ang sasakay ng subway. Aho. So, eh, baka pasukin ng tubig yun kasi malakas ang bagyo sa 2034. Mm-hmm. Dapat ngayon pa lang, ano na po, napag-iisipan na on how it will be addressed, ano po, para maiwasan. Iba na ang kasi presidente noon, pero iba na ang DPWH noon, pero dapat gawin na yung plano ngayon. Mm-hmm. Ngayon pa lang, para proactively nagagawa na po ng paraan Sentol. At syempre, kasi nakatakot yun, baka maraming masawi doon, ha? Mm-hmm. Kung mga 20 palapag yun sa ilalim, matabunan ka ng tubig. Oo, oh, malalim ang subway Sentol eh. Sa ibang bansa, talagang napakalalim nun eh. So dapat kasama po yan dun sa master plan dapat ano na binubuo ng DPWH. Correct, at ng MMDA. Ito pa lang ano, ito pa lang Terra Nova, wala pala itong permit. Hindi pala turistrado, ito sumadsan sa Limay. Nako, yun lang Sentol. Oo. Oo. Maganda rin wala record, unregistered. At least klaro na yung ano, Sentol, yung posibleng pananagutan ng MT Terra Nova. Correct, oo. Ayun, mamalaman natin, Sentol, kasi maraming mga mangingisda yung apektado. Pero biniverify pa natin yung report, Sentol, na meron na raw ano, panibagong bulletin ng BFAR doon sa mga fish samples na nakolekta, particularly doon po sa karagatan ng Noveleta at Rosario sa Cavite. Ayun, ang BFAR naman, Sentol, ang DA, pinapatiyak sa BFAR na matutulungan yung mga apektadong mangingisda na hindi makakapalaot kasi nagdeklara na po ang Cavite ng ano eh. Nagdeklara na po isang araw, ang isang araw pa yan. Isang araw pa yung pag-ano ng Cavite. Oh. Opo. At yung Limay Bataan din. Actually, last week pa ito na may fish ban doon sa karagatan po ng Limay Bataan. Ayan. Magbabalik po muna, Sentol, ang ating palatuntunan ng oras po sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:22 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyung updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Babalik po ang programang Usapang Tol at Senator Tol, ito pa rin yung ating binabantayan na epekto po ng lumubog na MT Terra Nova na nagdulot po ng oil spill dyan sa Manila Bay. Meron nakitaan raw, Sentol, ng some degree of petrochemical tainting yung mga nakolektang fish sample mula sa Noveleta at Rosario sa Cavite. Nakitaan na ng traces ng petrochemical, pero yung mga fish sample daw na galing po ng Tanza at Cavite City, eh wala namang kontaminasyon na nakita doon sa mga isda at Sentol. Dahil nga po, no catch zone na, particularly yung area po ng, ano, ng karagatan ng Cavite para sa lahat ng uri ng shellfish at may mga at may fishing ban na po sa Limay Bataan, ikamustahin po natin yung lagay ng ating mga mangisda. Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon, si Sir Fernando Hicap ng Grupong Pamalakaya. Magandang umaga po, Sir Hicap. Ay, magandang umaga. Pwede pa kilakas-lakas ng audio. Ah, okay po. Sige po. Mamalalaksan ba natin dito? Makokontrol ba natin dito sa ano? Yung audio dun sa, para marinig ni, ano, ayan. Good morning po, Sir Hicap. Ay, maganda loud umaga, and clear na po? No? Okay na po. Kasama po natin, yes, sir. Kasama po natin, sir, si Senator Francis Tol Tolentino. Kamustahin namin, sir? Maganda umaga. No? Kamusta? Ay, maganda umaga, sir, no? Tol. Talaga ng mga mangisda natin. Actually, gusto ko lang muna bago sagutin yung tanong nyo.
i-situate ko lang muna yung kalagayan ng mga mangisda natin sa Manila bago ito, no, na oil spill. Matatanda natin mula noong 2021, yung starting ng dredging and reclamation sa Manila Bay hanggang ngayon ay talagang 50% no, ng kita nila yung nawala dahil sa pagkasira ng pangisdaan nila. At bago dumating itong aniyan, Karina, itong July 25, sa dalawang buwan, no, yung malakas na alon dahil sa ubagat, at hindi regularly nakapangisda yung ating mga mangisda, lalong lalo na malayo na yung pinapangisdaan nila eh. Ang isa sa lugar na pinupunta nila itong bahagi ng Marabiles, no, bahagi ng Bataan and Zambales. At sa ganong kalagayan, ito na naman yung oil spill, no? Yun nga yung facing man na sa bahagi ng ano yan, Limay, dahil dun sa ground zero, no? Nung pagdubog itong tanker na Tierra Nueva. Kaya kung titignan natin yung kalagayan nila, talagang survival ang katangian na, no? Kung hindi sila maglalaot, hindi sila kakain dahil walang magpapautang sa kanila. Mangungutang muna sila bago sila kakain para makapalaot. Kaya ganun yung kalagayan, Zen, no? Yung ating mga mangisda. Kaya mas lalong lalo na kung ngayon, no? Na bawal na yung pangisda, automatic, paano na yung kabuhayan nila? Kaya din nila alam kung paano, saan kukuhay, nung pang-araw-araw na pangailangan nila, lalong lalo pa nasa pasukan na ngayon. Kahit yung mga gamit ng kanilang mga anak, dahil nga walang kita silang maayos, at tapos na sa pang-araw-araw, ay problema. Pero sir, nakikipag-coordinate naman ba sa inyo ang BIFAR kung hanggang kailan ito? Kasi yung ban na ito, hindi naman ito pamatagalan. Meron bang pakikipag-ugnayan ng BIFAR po sa inyong grupo? May mga ano naman, may initial na mga pag-uusap, pero hindi naman ganun ka, ano, ano, yung talagang concrete na programa. Kasi kung mababalitaan nyo, ako po yung unang naglabas ng babala na huwag munang mangisda. Ako po yung hindi po sa pagbubuhat ng sariling bangko na huwag munang mamili. Kasi araw-araw meron kami palengke report dito sa segment namin. At ako po yung nagsabi, baka tumaas ang presyo ng manok. Dahil po dyan sa, kasi apektado rin po yung distrito namin sa Cavite, yung Ternate, yung Maragondon, maging yung mga baybayin dagat ng Tansa, Nobileta at Rosario. Yes. So sana po ang BIPAR eh, maging proactive at nakipag-usap sa inyo kung ano yung gagawin pa dahil hanggang Cavite po ito at may portions na po ng Batangas. Yes, opo, opo. Tama po kayo, no? Saka yung ano kasi niyan, yung epekto talaga kahit nakapalaot sa ibang lugar na hindi naman walang peace ng ban, no? Ang problema dito sa yan, kapag galing Manila Bay, may takot na yung mamamili. Lalo lang ngayon, di ba? May pag-aaral na yung iba na yung isda dito sa bahagi ng ano yan. Uli dito sa may Bacoor, Cavite, ay meron ng kontaminado ng oil. May arrest na at ginabarat na at wala na nang bumibili daw sa kanilang kaya mas mahirap no, yung kalagayan nila. So ano ho ang inyong mong kahi, Sir Hicap, magkaroon ng alternatibong kabuhayan? Kasi fish fuel voucher pong ipamamahagi ng BIFAR para daw mas makapalaot ng mas malayo yung mga mangisda. Eh, pero nabanggit mo nga ho, Manila Bay pa din. May stigma. Pwede isa yun. Tama po yun. Ano? Pwede isa yun yung pagbibigay ng fuel subsidy para mas makalabas dito sa Manila Bay. Pero ang immediate send ay pagkain nila eh. Sana mabigyan ka agad ng mga pagkain sa pang-araw-araw nila kasi wala na lang pupunta. Maliban na lang doon sa ilan. No? Naiilan na nasa sa park, sideline na libawa sa tricycle, reconstruction, ilan lang naman yung nakatrabaho ng gano'n. Karamihan pa rin talaga ay nag-aasa dito sa ating pangisdaan. At saka yung, ano yan, Tito Sir, Aylen, no? Atol, yung pagtanggal talaga na ma-action na nakagad na ma-dadmiss na yung barko na yan. Kasi hanggat nandyan yan, ay nandyan lagi yung banta na maaaring mag-spread out. Hanggang na nga, kaya ang nakaka-delay yung pag-siphon nung laman. At yung pong balita hindi maganda, ito palang Terra Nova, hindi registered. Walang records, wala lahat. So paano ito nakakapag-deliver ng fuel nang hindi pala registrado?
Yes, oo nga. Maliban dito, ito pang isa, no? Yung sasabi na parang smuggled pa yung karga. Dorothy, yung Dorothy yung isa. Sa... Pero nag-file na po ako ng resolusyon na imbestigahan itong sa Terra Nova. Yes, oo. Dinulay. Kasi, di ba ito rin yata yung may-ari doon sa Indy Princess? Yung hindi ko ma-determine pa. Wala nga ho rehistro eh. Eh, hindi maalaman kung sino may-ari nito. Pero nilitaw din po yan, sir. Nilitaw din yan. Oo, sana maano-ano, mapanato. Kasi mahirap yung gano'n. Kapag sino ang accountability kapag ganito, parang mag-assist yan tayo. Sino yung dapat malagot sa mga disaster na ginagawa nila. Ayun, pero yung kartang langis, totoo ba na San Miguel Corporation pa rin sa Petron? Yung mga balibalita, tingnan muna natin yung investigasyon kung saan papunta po ito. Okay, thank you. Salamat sa ano yun. Maraming salamat po, Mr. Pandoni Hikap. At mag-ingat po kayo. At sana po ang BIPAR ay talagang lagi makipag-usap din sa inyo. Maraming salamat po at maganda umaga, sir. Opo, maraming salamat po, Zen, no? Tol, sa inyong programa. Narinig po natin ang pamalakaya chairperson, si Pando Hikap. At malaking problema nga ito, Cecil. Nag-file ako ng resolution Lunes pa. Noong Lunes, para imbestigan. Mas maganda ngayon matuntun kasi wala pala itong registro. So, ano record ang papahanap namin dito? Mm-hmm. Saka naman nakakita ng... Kung hindi pa lumubugto, hindi natin malalaman na walang registro. Eh, hirap na hirap tayong pag-usapan yung jeepney modernization na Colorum. Iba, ito pala, Colorum din itong barko. Mm-hmm. At Sentol, nababanggit nyo kanina yung pong... mga isda ano na galing diyan sa mga sa baybayin ng Manila Bay, yung BIFAR, para lang susugan yung inyong pahayag kanina, nag-abiso na po sa publiko laban doon sa pagkain ng isda na hango doon sa mga lugar na apektado po nitong oil spill. Yan daw ay para maiwasan yung posibleng food poisoning. Yun po kasi nakitaan na po ng traces ng petrochemical eh. So, ito na nga po yung... Lunes pa natin sinasabi yan sa programa ito. Tayo ang tao na niya. Lunes pa. Yan nga po yung... Yan yung binabanggit niya ng Lunes pa. Lunes pa. Babala. O, kaya yung sinasabi natin sa yung mangyayari sa 2034, yung pagbaha naman, pwede natin sabihin 2024 pa natin pinag-uusapan. Mm-hmm. Ayun, Sentol. Kailangan din yan. Kasi, pag naging operational na yung subway, naku. Wag naman po sana, pero dapat ngayon pa lang, naaabata na po ano yung mga ganyang posibleng problema na kaharapin. Anyway po, Sentol, magbabalik po muna ang ating programa. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:38 ng umaga. Usapang Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at Sentol. Good news ito dahil yun palang bigas na pinatawan na po ng mas mababang taripa, 15% tarif, nakarating na pala sa bansa. Ang sinasabi po ng Department of Agriculture, higit 101,000 metriko tonelada ng imported na bigas ang dumating na sa Pilipinas sa ilalim po ng mas mababang taripa. So malaman natin sa Palengke Report kung nag-reflect na ba itong pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilyahan, kasi between 6 pesos to 7 pesos daw ang magiging kabawasan sa presyo. Once na makarating na po sa mga pamilyahan, sa mga palengke, itong mga bigas na inangkat ng Pilipinas sa ilalim po ng mas mababang taripa. O di, malaking kaginhawaan po yan, ano? At puntahan na po natin ang ating Palengke Report. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Good morning sa iyo, Alexa Avila. Nasaan ka ngayong palengke? Sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Silang Public Market para mag-update sa presyo ng ating bilihin.
ang gulay. Sa sibuyas, nasa 90 pesos per kilo. Carrots, 120 to 130. Bawang, 140. Patatas at ampalaya, 100. Sayote, 60. Kamatis, 170. Luya, 200 to 220. Talong, nasa 120 to 130. Pagdating naman sa isda, nakakwentuhan natin yung mga tindero dito na apektado na nga rin pala sila ng oil spill, kaya matumal yung supply ng isda sa kanila ngayon. Ang tahong at talaba, nasa 100. Dalagang bukid, 300. Galunggong, 160 to 180. Ang bangus ay nasa 240. Ang tulingan, nasa 160 to 180 ang bentahan. Tilapia, 100. Pampano, 480. Ang hipon ay nasa 134 kilo. At ang yellowfin ay 282. Alexa, kamusta naman yung ano, yung pagtangkilik ng mga mamimili sa isda at shellfish? Medyo mas konti nga ang mga mamimili ngayon dito sa isda, Mrs. Kahit araw ngayon ng palengke dito sa Silang. So, ibig sabihin, sanga-sanga na yung epekto ng nangyaring oil spill. Hindi lang pala mga isda, hindi lang pala mga mangangisda apektado, pati yung mga fish vendor. Ano, Alexa? Yes, Mrs. Yes, Mrs. Cecil. Talaga nasabi nila na matumal yung isda nila ngayon. At saka pansin ko, mas konti talaga ang nagbebenta ngayon dito sa isda ngayong araw na to. Ayun, epekto na nga. Naramdaman na yung epekto. Anyway, sige, tuloy mo i-report mo, Alexa, sa karne naman. Ano ang presyo ngayon? Sa karne naman, ang pork chop ay nasa taste. Ang pork chop at laman ay nasa 350 per kilo. Lempo nasa 350 rin. Buto-buto, 300. Pata, 300. At ang atay nasa 200 pesos. Ang panguli naman yung manok, nasa 190 to 220 ang benta. Oh, yan naman yung susunod na dapat yung i-monitor. Ano? Binanggit nga ni Senator Tol kanina na yung karne, baka magtaas ang presyo kasi yan yung magiging alternative ng ating mga kababayan pagka kinapos sa supply ng isda, ano, Alexa. Eh yung bigas naman, Alexa, kamusta ang presyo dyan? Yung bigas naman, Miss Cecil, yung usual pa rin natin na presyo, nasa, nagsistart siya ng mga nasa 52 pesos at meron din ang merong 52, merong 53, 55, hanggang sa umabot ng 70 pesos. Oh, depende na lang talaga sa brand ng bigas. So, ibig sabihin, hindi pa nakakarating sa mga palengke itong itong 101,000 metric tons ng imported na bigas na pinatawa ng mas mababang taripa. Kasi hindi pa nagbabago yung ano eh, yung presyo pala ng bigas, Alexa. Siguro sa mga susunod na araw, Ms. Cecil, baka maging affected na rin sila na. Sige, yan ang ating babantayan. Baka next week, Alexa, ano, mamaramdaman na. Ang sino naman, Alexa, ang maswerteng tumanggap ng Sentol token ngayong umaga? Kasama po natin si Nanay Oli Ramos. Actually, siya rin po ang president dito sa Silang Public Market. Uy, good morning po, Ma'am Oli. Ayan. Morning, good morning, Nanay. Alam mo, Cecil, matagal akong ilang taon din ako, may mga kamag-anak ako dyan sa San Miguel, Silang, sa palengke dyan. Umigil din tayo nung araw dyan. Good morning. Silang, Cavite. Good morning po, Ma'am Oli. Yes po. Ayun. Morning, si Senator Tolentino po ito. Kumusta kayo? Mabuti naman po, sir. Sir, kumusta din akong Tagaytay. Kailan? Matagal na po. Nag-meet naman tayo. Doon may problema pa doon na wala pa tayong building. Ay, oho, oho. Ay, dyan. Kumusta kayo dyan sa Silang? Okay naman po. Kaya lang, lugi. Epektado, epektado. Makakahabol din dyan. Makakahabol din dyan. Matagal ako sa palengke nga. Dyan ako nagpapagupit eh. Sa gilid-gilid dyan. Dito po sa Silang? Opo. Nung araw pa. Yung barberya natin makalampas ng plaza. Takanan. Idol ko po kayo, idol ko. Ay, salamat. Oo. Ay, huwag mo lang uhubarin yung apron natin dyan. Anong binibenta nyo, Nanay? Ano po? Anong tinda nyo? Isda. Ayun, isda. Ay. Kaya lugi. Saan galing yan? Galing po itong, meron pong galing Mindoro, meron pong galing Batangas, meron pong galing Quezon. Ayun, malayo sa Manila Bay. Malayo sa Limay. Pero lugi na raw sila, Sentol. Binabanggit kanina ni Ma'am Oli. Wala na po bang bumibili, Nanay Oli? Halos po.
Ay, kasi nga, inabalitang oil spill, pero sandali lang yan. Ngayon, dapat oras na to, marami ng tao. Pero kasi medyo talaga din namang kami inadaanan ng katumalan. Di namin alam, siguro sa sobrang kompetensya, marami na po kasi namang kalaban. Ay, mababawi rin yan, mababawi rin. Batiin mo yung mga kababayan natin, mga kaibigan mo, kamag-anak na pwedeng batiin. Oli. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga kaibigan, kamag-anak at aking mga pamilya. Ayan. Lahat kayo, kasama na. Kasama na. Oh. Cecil, may tanong ka? Oo, yun lang, Sentol, yung fish care. Naramdaman na yata dyan. Minabanggit din kayo ni Alexa. Ramdam na po namin. Mm-hmm. Ayun. Ay, makakabawi rin yan. Siguro mga isang linggo ito. Isang linggo, tapos tapos na yan. Oo. May, pag may bagyo pa natin, wala na yan. Mapadali, kawawa naman kami. Oo nga po, dapat talaga maalis na yung ano. Maalis opo, talaga. Lumubog na tanker. Okay po, marami pong salamat, Nanay Oli. Maraming salamat, Dolly. Kamusta sa mga kasamahan mo dyan sa Silang Cavite? Salamat, salamat. Thank you po, Alexa. Alexa, siguro dagdagan mo, Alexa, yung report natin sa ROTC Games. Kaya mag-award ako ng alas 9 ng umaga ng gold sa boxing. At mamaya naman, chess sa Indang Cavite. Ang championship ngayon, chess, Indang, sa Indang, at kickboxing sa Tagaytay, boxing sa Tagaytay, at target shooting sa Tansa, Cavite, at marami pang iba. Kasama ang volleyball hanggang gabi ata yung pati basketball mamaya. So, patapala. Siguro dapat nabigyan mo kami sa Monday, nabigay mo ng mga ibang footages, videos ng ROTC Games. Ang daming mga events ng ROTC Games, nagbabiral, ano ha, Cecil? Oh, wow. Yung mga pinopost ng mga kadete natin. Kasi excited pa sila. Kaya papunta ako doon ng alas 9 ngayon. Pagkatapos itong programang ito, patagaytay na ako. Ayun, malaman natin kay Alex. Para sa mga awarding ceremonies, pati sepak takraw. Ayun. Ngayon din. Malaman natin kay Alexa, Senton. Oh, Alexa, dapat Alexa, bigay mo yung mga footages sa Lunes. Ayun. Yes, Senator. Yes, Senator. Oo, at ano bang eskwelahan, Alexa, yung ano, masasabi nating maganda ang performance na mamayagpag? Actually, simulan na natin, Ms. Cecil and Senator Tol, ang medal tally dahil as of August 1, sa Army, namumuna ang Results Technological University Bond Campus na may 44 medals in total. Pangalawa ano, naman, dami nun, 44? Yes, Senator, very competitive tong school na to. RTU lakasan mo, lakasan mo. Rizal Technological University Campus, Senator. RTU, Mandaluyong City yan. Yes, Senator. Sa Boni. Yes. Sa Boni, Metro Manila yan. Ayan, pumapangalawa naman, Senator at Ms. Cecil, sa Army, ang Central Bicol State University of Agriculture, Pili Campus, na may 11 na medals in total. At pangatlo naman, ang Polytechnic University of the Philippines na may 11 medals. PUP, sa Air Force naman. Yes, Senator. Sa Air Force naman, Senator, as of August 1, nangunguna naman ang Philippine State College of Aeronautics SAG Campus na may 36 medals in total. Pangalawa, ang Philippine State College. Yes, Senator. Philippine State College of Aeronautics, pumapangalawa na may 25 medals. At pangatlo naman ang Fulbright College na may 13 medals. Palawan yung Fulbright sa Palawan yan. Kung hindi Palawan yan, Romblon. Yes po. Sa panghuli naman, sa Navy, nangunguna ang De La Salle University na may 23 medals in total. Napaharaming gold na nakuha nitong eskwelahan na to. Nasa 20 gold medals. Nasa top 10. Manila rin. Puro Manila. UAAP team yung mga yan eh. Pangalawa naman, Senator, Ms. Cecil, ang Virgin Milagrosa University Foundation na may 12 na medalya. At pangatlo naman, ang Maritime Academy of Asia and the Pacific na mayroong 4 na gold at a total of 31 medals. Wow. Ayun, Senator, ang Lasal pala, dami nakuha. Dami, ha? Oo, kasi yes, UAAP team yan eh. Ang UAAP allowed sumali sa ROTC Games as long as registered ROTC cadet. So, siguro yan yung mga sinali nila. Nung isang taon sa volleyball, ang nag-champion yung ano, Adamson Falcons sa babae. Eh, UAAP team din, champion ng volleyball yung sa UAAP. So,
Ganda, ang ganda ng mix sa Cecil, kaya kahit yung mga taga-probinsya, nakakalaban na yung magagaling sa Metro Manila. Pagka ganyan ba, Sentol, ang kailangan din ba lumaban ay yung mga kadete mismo? Kadete. Kailangan enrolled kadet ka, yun ang requirement. Para makapaglaro yung atleta sa ROTC game. Yes, kasi nung araw ganito yan, Cecil. Hmm. Para hindi ka mag-ROTC, ang ginagawang excuse ay ikaw ay atleta. Mm-hmm. Varsity. Yes, excuse po. Ka ngayon. Hindi na excuse yung pagiging varsity. Karangalan pa ng varsity player na ROTC cadet ka. Mm-hmm. Ayun. Kasi nagkakaroon pa ng chance na makalahok dyan sa ROTC. Hindi lang chance. Eh, sila talaga yung malalakas. Lahat nitong mga sinalestipitation, mga Navy ito. Sina Carlo Paalam, Navy. Wow. Sina Yumer Martial. Lahat po yan ay nasa sandatahang lakas ng Pilipinas. Kahit nga si Aydelin Diaz, si Air Force yan Air Force. So, opo. Sila po yung talagang matitigas natin na mga atleta. Ayun, pinagkukunan din pala natin ang Sentol, ang AFP. Yun talaga ang panlaban natin. Hindi lang pinagkukunan. Yung mga kadete natin ay nagiging atleta rin na sa national pools. Wow. Mm-hmm. Ayun, ayos, Sentol. Maraming salamat, Alexa, sa iyong palengke report at sa report mo sa ROTC Games. Maraming salamat din po at maganda umaga. Ayun. Maganda umaga. So, Sentol, yung ayun, medal tali pala. Ayun, natawa maya. Tayo sa ROTC Games sa Tagaytay at sa Indang Cavite para mag-award ng mga medalya. Alas 8 ang simula ng awarding sa athletics. Baka hindi ko abutan yon kasi alas 7 na. So, yung susunod na awarding na aabutan natin. At palagi ko, yung athletics, marami rin pinanalo dyan ng Lasal. Meron pa bang may mga last game pa ba, Sentol? Meron pa. Volleyball mamaya, championship, basketball, championship din. Ayos, Sentol. At pagkatapos itong Luzon leg, Sentol, ng ROTC Games, yung... National na. Yung nanalo sa Bacolod noon, yung Mindanao, yung nanalo sa Zamboanga City, yung Visayas, magtitipon-tipon na uli dito sa Cavite at sa Tagaytay para sa national championship. Opo. Ito na yung magagaling. Kailan yan posibleng gawin, Sentol, yung national leg? Nakaschedule na yun. Itong mga August, mga two weeks from now. Ito na rin pala. Wow. Yes, tatapusin na yan. Pati yung national finals ng Miss ROTC Philippines na yun. Hindi na Miss ROTC Luzon. So yung nanalo sa Mindanao, nanalo sa Visayas, nanalo sa Luzon, sila na yung magkukumpit. Ayos, Sentol. Maaga pa lang, at least nagiging yung ibang ataw, hindi na alis sa Tagaytay eh. Yung mga mananalo, tuloy-tuloy na yung training, hindi na babalik ng mga probinsya nila. Ayun, kasi 2 weeks na lang ang nalalabi, yes, Sentol, so para bunuin nila yung natalabing mga araw at magsanay para dun sa nalalapit na national leg. Yun. Maraming salamat, Alexa, sa comprehensive report. Talaga naman, Sentol, at yung ating patingin ko to mga kaibigan natin na nagpakahirap ngayong bagyo, lalong-lalo na si Mayor Marcelino Chudoro ng Marikina City. Happy birthday, sir! Happy birthday! Sana normal lang ngayon sa Marikina City. Ito si Mayor Luisa Menzon ng Northern Samar. Happy birthday, ma'am. Happy birthday din kay Mayor Acer Balahadjay ng Luwaan Antique. Happy birthday po. At syempre, yung mga nagmo-monitor din sa atin, Sentol, sa DWIZ, Facebook page at YouTube channel. Ayan, si Tristan Wyatt. Ang dami, Sentol, na nagmo-monitor sa atin. Tristan Wyatt Gulay, Nelson Malinaw, si Maria Chona Jamante Siton, Jason Abulensya, Randy Santizas. Ayan na po, nag-shoutout na po kami. Jeffrey Lim, tsaka si Raymar City. Ayun, good morning po at salamat sa pagsuporta at pakikinig po sa programa. Ayun. At malapit ka na. Pwede ka na siguro magbigay na iyong panalangin, Cecil. Apo, yes. Apo, yes po, Sentol. Ito pa lang si Ira Villegas ay 50 kilogram division. Pagka nakapasok pala, Sentol, ng semifinals sa sigurado medalist na yun. Ayun, sigurado na pala yung medalya, na bronze medal. O yun. So tayo ay patuloy pa rin na mananalangin para kay Ira Villegas at dun sa iba pang mga Pilipinong atleta na meron pa tayong tsansa para magkamit po ng medalya. At para nga po bigyang daan itong mahalagang mensahe ni Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Reminder for this first Friday, happiness is a mystery. The more actively we seek it, the more elusive it becomes.
The secret in finding it is to give it to others. It will find its way back to us. That's the mystery of happiness. It grows when shared. Think good, think God, thank God, TGIF. Have a safe weekend ahead. God bless you. God bless us all. Ito po si Senator Francis Tolentino. Maraming salamat po sa sumubaybay sa ating programang Usapang Tol. Ito na naman po ang huling araw natin ngayon linggong ito. At tatapusin po natin itong ROTC Games sa Luzon. Kasama po ang lahat ng 118 colleges and university na tumulong at sumuporta. Salamat sa Commission on Higher Education. Salamat po sa Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, at sa Philippine Sports Commission at sa lungsod ng Tagaytay. So patapos na po ito ngayon at tayo po ay mag-award ng maraming medal sa Arne, sa Paktakraw at marami pang sports. So congratulations sa mga nanalo. Muli po, magkita-kita tayo sa Lunes. Ito po si Senator Tolentino para po sa Usapang Tol at magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, congratulations po sa lahat ng mga atleta dyan sa ROTC Games at syempre maging dun sa mga delegado nating atleta sa Paris Olympics. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Banyes. Senator Francis Tolentino. Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat